Kung minsan, sa pag-ibig, nagkakaroon tayo ng mga eksenang you and me against the world. Pakiramdam ninyo ay kaya ninyong bunuin lahat ng pagsubok basta't nagmamahalan kayo. Pero sapat na ba ang pag-ibig para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay? O masyadong idealistic kung tawagin ang pagsasabing love will keep us alive? Magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong si Papa Dudot. At muli, panahon na naman para matunghayan natin ang isang liha mula sa isa nating kabarangay na magpapasaya, magpapaluha at haantig ng ating mga puso. Narito ang isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Story. Dear Papa Dudot, bakit nga ba ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ng kahit sino, ibang klase ang epekto? Kahit nga ako, nabigla sa mga nagagawa ko ng dahil sa pag-ibig. Ni sa pangarap ay hindi ko nakitang magbabago ang buhay ko ng dahil dito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Dom. Matagal na akong fan ng Barangay Love Stories. Pero ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ako mismo ang magpapadala sa inyo ng aking kwento. Nais ko kasing maibahagi ang aking napagdaanan ng kapulutan sana ng inspirasyon at aral ng ating mga kabarangay. 1998, noon nung mag-umpisang magbago ang buhay ko. 18 years old ako noon at nasa stage kung saan nagre-rebelde ako sa aking mga magulang. Palibasa, laki sa layaw, hindi naman kami sobrang mayaman pero mas nakakaangat kami sa karamihan ng mga kapitbahay namin sa Caloocan. Nagmamay-ari kami noon ng tindahang general merchandise. Kami ang nagsusupply ng tinda sa mga maliliit na tindahan sa barangay namin, pati na rin sa ilang kalapit na lugar. Magmula noong maliit ako ay lahat ng hinihingi ko ay naibibigay sa akin. Hindi naman ako naging sakit ng ulo ng mga magulang ko. Yun nga lang, nang magbinata ako ay may nagbago sa akin. 18 years old ako noong napag-decide kong tumigil sa pag-aaral. Parang nawalan kasi ako ng gana. Iniisip ko naman na balang araw ako rin na magpapatakbo at magpapalago ng negosyo namin, kaya yun na lang ang aatupagin ko. Ma? Pa? Ayaw ko na pong mag-aral. Ganon kasimple ko lang sinabi sa mga magulang ko na ayoko nang pumasok sa eskwela. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni mama. Nanggagalaiti siya pero pinigilan niya ang sarili niya. Kinalma lang siya ni papa. Kung yan ang gusto mo, hayaan mo siya. Nagulat ako sa pagiging kalmado ni papa pero sa bagay, out of school youth din siya noon. Hindi rin niya tinapos ang pag-aaral niya. Kaya siguro hindi niya ako mapagalitan o masumbatan. Noong mga unang araw na hindi ako pumapasok ay palamunin lang ako sa bahay. Minsan, hapon na ako kung gumising. Hindi pa bumabangon agad mula sa kama. Pumasyal man ako sa tindahan namin, hindi naman ako tumutulong. Naghahanap lang ako ng makakain. Malayang malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Pero nagsawa din ako sa buhay palamunin. Naisip ko nang magumpisang pag-aralan ang negosyo namin kahit na pakonti-konti muna. Sabi nga ni Papa, magsimula muna ako sa pagbubuhat ng soft drinks. Hindi raw magiging madali ang buhay ko nang dahil lang sa anak ako ng may-ari. Si Papa naman, kala mo kung anong hasyenda ang pagmamay-ari, may pa-ipeg pang mga ganon. Pero syempre, wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos niya. Hindi naman ako maarte kaya pinanindigan ko ang responsibilidad na binigay sa akin ni Papa. Kahit na simpleng pagbubuhat lang ng mga tinda ang pinapagawa niya sa akin. Madali ko ring naging kaibigan ng ibang mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung delivery boy, yung nagbabantay sa stock room, pati na yung katiwala ni na mama at papa. Isa na lang ang hindi ko naging kaklose. Ang bagong kahera na si Marilu. Simpleng babae lang si Marilu mga kabarangay. Kapag pumapasok siya, karaniwang nagbibistida siya, sandals, nakatali ang mahaba at makintab niyang buhok. Hindi siya nagbe-makeup bukod sa pulang lipstick. Bilugan ang mga mata niya at maliit ang ilong. Nagandahan talaga ako sa kanya magmula noong una ko siyang nakita. Nagkaroon na ako ng crush dati. Nagkagusto na ako sa ibang mga babae pero iba tong si Marilu. Ito yata ang pakiramdam ng sinasabing love at first sight. Kahit na gustong-gusto ko si Marilu ay hindi ko naman magawang mapormahan. Nakakatawa nga eh, ako na dating nagrebelde sa mga magulang ko. Ako na dating siga-sigaan at walang pakialam sa mga sinasabi ng iba, natutorpe sa isang babaeng kagaya niya. Tahimik lang kasi si Marilu at hindi masyadong nakikihalubilo
sa iba pang empleyado. Hindi naman siya suplada pero talagang ganun lang ang personalidad niya. Nagtatanong-tanong ako sa ibang empleyado namin sa tindahan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Marilu. Gusto kong makiramdam muna bago gumawa ng kahit na anong hakbang. Pero kahit na anong pasimple ko ay halata rin ang intensyon ko. Sabi nga ng delivery boy namin, "Sir, may gusto ka ba kay Marilu? Ang dami mong tanong eh." Natawa na lang ako para pagtakpan ng pagkahiya dahil sa pagkakabuking niya sa akin. Ito naman no, may mali siya agad sa utak eh. Sabi ko, "O sige, balikan na sa trabaho mo." Umalis agad ako para makaiwas sa pangangantsaw pero kinabahan din ako dahil nahahalata na ng iba ang pagkagusto ko kay Marilu. Madalas ay tahimik ko lang na pinagmamasdan si Marilu papadudot habang siya ay nagtatrabaho. Nakapwesto lang ako sa may labas ng tindahan para hindi niya ako makita. Tinitignan ko ang magaganda niyang mga mata na tila nagliliwanag kapag ngumingiti siya. Kapag seryoso siya sa trabaho, maganda pa rin siyang pagmasdan. Nakakatuwa kapag kumukunot ang noon niya sa tuwing may binabalan siyang mga papel. Kahit mga simpleng galaw ay hinahangaan ko sa kanya. Malala na to, sabi ko pa sa sarili ko. Nababaliw na yata ako, nababaliw na ako kay Marilu. Isang hapon, naupo ako sa pwesto kung saan ko pinagmamasdan si Marilu. Hawak ko ang bote ng soft drink sa tinapay para kunwari ay nagme-merienda ako. Sa bawat subo ko ng tinapay, napapalunok ako hindi lang dahil sa kumakain ako, kundi dahil nagagandahan talaga ako kay Marilu. Nauuhaw akong bigla kaya napapainom ako ng soft drinks. Bagay na bagay kasi ang pulang bestida na suot ni Marilu. Lalong lumulutang ang ganda niya. Titig na titig ako hanggang sa magulat na lang ako nang napatingin sa akin si Marilu. Nakupatay, nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Binaling ko ang tingin ko sa hawak kong tinapay at soft drinks. Nakakahiya talaga. Huli ako sa akto. Sana ay hindi bigyan ng kahulugan ni Marilu ang pagtingin ko sa kanya. Pero sa kabilang dako, sana nga ibigyan na niya ako ng kahulugan para malaman na niya na may gusto ako sa kanya. Iniwasan ko muna si Marilu papadudod pagkatapos ng nangyari para lang makaiwas na mailang kami sa isa't isa. Palilipasin ko muna. Hindi na nga kami nag-uusap eh, baka ngayon ay iwasan pa niya ako. Tuloy lang ako sa trabaho ko sa tindahan at gusto kong patunayan sa mga magulang ko na kaya kong sundin ang mga utos nila. At balang araw ay pwede nila akong pagkatiwalaan sa negosyo. Nagbabalak din kasi si Papa na magbukas ng bagong tindahan, kaya baka sa kalaunan ay ako na rin na maghawak ng una naming tindahan. Pero sadyang mahirap iwasan si Marilu. Minsan ay bumalik ako sa gabi sa tindahan para asikasuhin ang ilan sa mga bagay at nakita ko doon si Marilu. Nagulat ako dahil ang past closing na at siya na lang ang natira doon. "O Marilu, bakit nandito ka pa?" tanong ko sa kanya. "May tinatapos lang po sir," sagot niya sa akin. "O sige, may kukunin lang ako sa stockroom ha?" Pumasok muna ako sa stockroom para kunin ang mga dapat kong kunin pero lumipad ang isip ko sa kabilang kwarto. Mag-isa lang si Marilu doon at hindi ko maiwasang mag-isip kung ito na ba ang pagkakataong makausap ko siya. Dapat ko ba siyang ayain kumain? Ayain ko kaya siyang mag-date kahit sa ibang araw? Halo-halo ang nasa loob ko at isipan ko. Kinakabahan talaga ako papadudot. Nakakapanibago kasi na hindi naman ako ganito sa ibang mga babaeng nagustuhan ko. Hindi naman sa presko ako pero hindi naman ako torpe. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang epekto sa akin ni Marilu? Huminga ako ng malalim at naisip kong bahala na si Batman. Lumabas ako para kausapin si Marilu. Marilu, kumain ka na ba? Order tayo ng pagkain. Naku sir, nakakahiya naman, sabi niya sa akin. Halos hindi makatingin. Naku, okay lang yan, huwag kang mahiya. Gutom na rin naman ako eh. Nag-order ako ng pagkain at habang hinihintay namin na dumating ang order, naupo muna ako sa tabi ni Marilu para makipagkwentuhan. Tama na muna yung trabaho, pahinga ka muna. Noong una, tahimik lang muna si Marilu. Nag-aalangan ang magsalita kaya ako na ang bumasag sa katahimikan.
Ingay lang ng electric fan ang naririnig ko sa bawat segundo na hindi siya umiimik at pinagpapawisan ako ng malamig. Saan ka nga pala nakatira? Tinanong ko siya. Sa Marikina, pero taga Laguna po ako. Sagot ni Marilu. Naku, marami akong kaibigan sa Laguna. Baka akalain ninyo na nagsisinungalin ako mga kabarangay, pero totoo yun. May mga kabarkada kasi ako doon na nakatira kaya nakabisado ko ang bandang Santa Rosa. Dito naging mas komportable si Marilu na magkwento sa akin. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Matagal na raw siyang mag-isang nabubuhay dahil nasa abroad ang mga magulang niya. Nagtatrabaho doon at ang mga kapatid naman niya may kanya-kanya ng pamilya. Nanggaling siya sa isang mahirap na pamilya kaya marunong siyang kumayod at naitaguyod niya ang sarili niya. Kahit nakahera lang ako, masaya naman ako sa buhay ko. Nabibili ko ang mga pangangailangan ko sa buhay. Dito ko hinangaan si Marilu nang masigit pa sa pisikal na aspeto. Nakita ko ang isang babaeng matatag, masipag at may determinasyon. Huwag kahera lang, marangal ang trabaho mo kaya ipagmalaki mo yan, sinabi ko kay Marilu. Nang dumating ang pagkain namin, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan. Ibinahagi ko rin kay Marilu ang tungkol sa buhay ko. Medyo nahihiya nga ako kasi nagtunog spoiled brat ako sa pagrebelde ko noon. Pero natatawa lang si Marilu sa mga kwento ko. Baka kasi hindi mo pa mahanap ang gusto mo sa buhay, sabi niya sa akin. Siguro nga, sagot ko sa kanya. Ang totoo ay nahanap ko na ang isa sa mga gusto ko sa buhay. At siya yun. Noong mga sumunod na araw ay mas naging komportable na si Marilu sa akin. Kapag nakikita ko siya ay nakikipagbiruan ako dahil gustong gusto kong nakikita siyang tumatawa. Patago ko pa rin siyang pinagmamasdan kapag wala akong ginagawa. At sa bawat sulyap ko sa kanya, lalong tumitindi ang nararamdaman ko. Ano na ba ang dapat kong gawin? Pwede ko na ba siyang ligawan? Hindi kaya siya mailang sa akin? Ano ang sasabihin ko kapag nalaman nilang may gusto ako kay Marilu? Ang daming tanong na pumapasok sa isipan ko. Pero isa lang ang kasiguruhan sa puso ko at isipan ko. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Marilu. Kaya napagpasyahan kong ayain siyang lumabas minsan. Sabi ko sa kanya, dadalhin ko siya sa isang resort sa Batangas. Uwian lang naman sabi ko. Nagulat ako sa bilis na pagsabi niyang papayag siya. Inisip ko na kasi na tatanggihan niya ako o di kaya ay hindi na lang niya ako sasagutin. Pero nang kabaligtaran ang nangyari, sobrang sumaya ako papadudot. Naramdaman kong kahit na papaano ay may chance ako sa kanya. Pagkarating namin sa beach ay inihanda ko ang baon na dala ko. May hinanda akong pansit na ako mismo ang nagluto. Nagbaon ako ng tinapay, soft drinks at cake. May dala akong mga paper plate at plastic spoon, fork at cups para kumpleto. Grabe ka sir, kumpleto talaga. Bilib na bilib sa akin si Marilu. Eto naman Dom na lang ang itawag mo sa akin. Napangiti na lang si Marilu. O sige, Dom. Nakaupo kami sa may dalampasigan. Nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Ang gaan kasama ni Marilu. Parang matagal na kaming magkaibigan, ganun ang feeling ko sa kanya. Sa bawat segundong magkasama kami ay lalo kong naramdaman na gusto ko siya. Mukhang mahal ko na si Marilu. Palubog na ang araw noon. Tahimik kami nagmamasid sa dagat, sa mga puno ng niyog, sa langit, at masasabi kong perpekto ang moment na yon. Ang bagay na kukumpleto sa lahat ay si Marilu na nakaupo sa tabi ko. Gusto ko nang sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko pero parang hindi ko magawa. Natatakot pa rin ako na baka hindi niya masuklian ang feelings ko para sa kanya. Pero hindi ko alam kung anong espiritu ang sumapi sa akin. Parang nagkaroon ng sariling buhay ang braso ko at inakbayan ko si Marilu. Hinintay kong sampalin niya ako o lumayo sa akin pero hindi niya ginawa yon. Lumapit pa siya at niyakap ako. Parang panaginip ang lahat. Habang lumulubog ang araw ay dumidilim ang langit. Nakaupo lang kami at magkayakap sa buhanginan. Lumitaw na ang buwan at mga bituin pero hindi pa rin kami bumibitaw. Ang init ng isa't isa ang nagsilbing kumot laban sa lamig ng gabing nag-uumpisa pa lang.
ito na ang naging umpisa ng pagmamahalan namin noon ni Marilu. Bakit ka? Naging kami ni Marilu, pero nag-decide kaming itago muna ang relasyon namin sa iba. Naisip namin na mas makakabuting ganun muna ang maging setup. Mahirap na kasing sa umpisa pa lang ay magkalamat na ang relasyon namin dahil sa posibleng maging paghuhusga ng iba, pati na ang mga pamilya namin. Hindi naman kaila ang pagkakaiba ng mundo namin ni Marilu. Siya ay galing sa mahirap na pamilya. Nagtatrabaho para sa amin, samantalang ako naman galing sa mayaman at marangyang pamumuhay. Pamilya namin ang nagpapasweldo kay Marilu. Kahit sa amin dalawa ay walang kaso yon. Alam naman namin na meron at merong masasabi ang iba, kaya napagpasyahan namin na huwag munang magsalita tungkol sa relasyon namin. Naging mahirap yon pero tiniis namin. Nakontento na kami sa patagong pagkikita. Kapag walang trabaho ay nag-out of town kami o di kaya ay sa boarding house ni Marilu kami pumupunta para magkaroon ng oras sa isa't isa. Kahit na ganoon ang naging pagsasama namin ay naging masaya naman kami. Pero makalipas ang dalawang buwan ay parang nanamlay si Marilu sa pagsasama namin. Pagod na raw siya sa pagtatago. Gusto na niyang ilabas ang katotohanan na kaming dalawa na, ano man ang sabihin ng ibang tao. Pinag-isipan kong maigi ang sinabi niyang yon at ilang gabi akong halos hindi makatulog sa paghahanap ng paraan kung papaano ko sasabihin sa mga magulang ko ang lahat. Natakot ako pero sa ngalan ng pag-ibig, gagawin ko ang lahat. Ayoko mawala sa akin si Marilu. Nag-decide na akong sabihin sa mga magulang ko ang lahat. Kabang-kaba ako noon at medyo nanginginig pa. Alam kong maaaring hindi nila magustuhan ang sasabihin ko pero wala na akong magagawa pa. Kailangan kong sabihin ang katotohanan dahil hindi pwedeng habang buhay kaming magtago ni Marilu. Nasa kusina noon sina mama at papa at nag-uusap. Hindi muna ako pumasok dahil naghahanap pa rin ako ng lakas ng loob. Kumukuha lang ako ng buwelo. Papasok na sana ako nang biglang marinig ko si mama na nagkwento kay papa. Narinig mo na ba yung balita? Yung anak ni Maring Wendy, ikakasal na raw. Ang mapapangasawa niya, electrician. Nako, grabing iyak sa akin ni Mare kasi tutol sila sa kasal. Hindi ko na tinapos pa ang pakikinig sa usapan na yon. Hindi ko na gustong marinig ang magiging kwento nila sa usapang yon. Pumasok ako sa kwarto ko at naupo. Sigurado akong itatakwil din naman ako ng mga magulang ko kapag sinabi ko ang katotohanan. Hindi nila ako papayagan na magkaroon ng relasyon kay Marilu. Kung ganun ay uunahan ko na sila. Mas maigi pang magtanan na kami ni Marilu para wala nang makapigil sa pagmamahalan naming dalawa. Madaling araw noon, madilim pa nang lumabas ako sa bahay. Bit-bit ang isang bag na may lamang mga damit at pera. Habang papalabas ako sa bahay ay naisip kong ito ba ang tamang gawin, ang magtanan kami ni Marilu. May kaunting pagdududa papadudod pero natabunan yon ang pagmamahal ko para sa girlfriend ko. Handa kong gawin ang lahat para sa kanya. Pati ang pagtalikod ko sa buhay na nakagisnan ko. Sinundo ko si Marilu sa boarding house niya, nakaabang na siya sa bahay. Dala ang isang bag na naglalaman ng mga gamit niya. Sigurado ka na ba sa gagawin natin, Dom? Tanong niya sa akin na may bakas ng kaba ang boses niya. Sigurado ako dahil mahal kita. Napabuntong hininga si Marilu. Umalis na kami at pumunta sa terminal ng bus. Bala kasi naming pumunta ng Laguna at doon na muna mamalagi. Habang naglalakad kami, nang magkahawak kamay ay lalong lumakas ang loob ko. Unti-unting nawala ang takot sa dibdib ko. Ang alam ko, kapag nasa tabi ko lang si Marilu, magiging ayos ang lahat. Ang kailangan lang namin sa buhay ay ang isa't isa. Madali naman kaming nakahanap ng matutuluyan sa Laguna dahil sa mga kaibigan kong taga roon na tumulong sa amin. Nangupahan kami sa isang maliit na kwarto. Nakahanap din ako ng trabaho sa isang factory ng sabon. Hindi na kami namili na mapapasukan dahil alam kong hindi naman ako nakatapos ng pag-aral at matindi ang pangailangan namin ni Marilu. Kaming dalawa lang ang magkasangga sa buhay. Hindi kagaya ng dati. May kaunting ipon pa naman ako kaya hindi rin ako masyadong nangamba. Naging masaya ang unang buwan ng pagsasama namin ni Marilu.
Tuwang-tuwa siya sa pagiging housewife kaya maalaga siya sa akin. Pagising ko sa umaga, nakahanda na ang almusal at ang baong ko sa trabaho. Pag-uwi ko sa bahay, nakahanda na rin ang hapunan. Naging simple at masaya ang buhay namin sa Laguna. Pero lalo pang nakumpleto ang pagmamahala namin nang may magandang balita kaming natanggap. Tahimik kami habang kumakain ng hapunan isang gabi. Pagod kasi ako noon galing sa trabaho kaya hindi ako masyadong makwento. Nang biglang magsalita si Marilu at hindi ako masyadong nakikinig sa sinasabi niya. Ready ka na bang maging tatay? Hindi ko na naisubo ang kutsara sa bibig ko nang marinig ko yon. Akala ko nung una ay mali ang pagkakarinig ko. Natulala lang ako kaya nagsalita ulit si Marilu. Dom, magkakaanak na tayo. Sa sobrang saya ko noon ay nabuhat ko si Marilu at napasigaw ako ng magiging tatay na ako. Abote nga ang ngiti ko sa aking narinig. Salamat mahal, pinasaya mo ko. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa noong sandaling iyon. Magiging buo na ang pagmamahala namin ni Marilu. Magkakaroon na kami ng pamilya. Naging mabilis ang siyam na buwang paghihintay namin sa aming munting anghel. Pinangalanan namin Grace ang unang anak namin. Isang grasyang nagmula sa langit. Yon ang tingin namin sa kanya. Nagsilbi siyang inspirasyon sa akin para mas pag-igihan ko pa ang pagtatrabaho ko. Gusto kong maibigay sa munti naming anghel ang lahat ng kailangan niya. Hindi man maging marangya ang buhay namin, kagaya ng minsang naranasan ko, ayokong magkulang bilang padre di pamilya. Pero minsan sa buhay ay sinusubok talaga tayo. Maaga akong pumapasok noon sa trabaho, ganadong ganado dahil ilang araw pa lang magmula ng ipinanganak si Grace. Nakita ko ang nagkukumpulang empleyado. Nag-uusap ang iba at nagtatalo. Hindi ko alam pero kinabahan ako nang makita ko yon. Anong mga nangyayari pre? Tanong ko sa isang trabahador na ka-department ko. Malas tayo chong. Nagkakatanggalan eh. Kasama tayo sa mga natapyas. Taghirap daw kasi kaya kailangan magbawas ng mga tauhan. Hindi ako makapagsalita sa narinig kong balita. Paano ko bubuhayin ang mag-ina ko? Kapapanganak lang kay Grace. Heto naman ang isang dagok sa pagiging ama ko. Hindi ako nakauwi kaagad noong araw na yon dahil hindi ko malaman ang sasabihin ko kay Marilu. Baka isumpan niya ako dahil ako ang nagdala sa kanya sa sitwasyon namin ngayon. Ayokong sisihin niya ako sa estado ng buhay namin. Hirap na hirap akong sabihin kay Marilu ang nangyari pero kinailangan kong ipagtapat iyon. Malaking ginhawa sa akin na hindi siya nagalit. Huwag kang mag-alala Dom, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Andyan lang siya lagi sa tabi natin. Noong gabing iyon ay naisip kong lumapit sa mga magulang ko para humingi ng tulong. Alam kong isa yung sugal pero baka yun lang ang paraan para masuportahan ko ang mag-ina ko. Pero nanaig pa rin ang pride ko. Naisip kong pwede naman ako maghanap ulit ng trabaho. Baka marami pang ibang opening dyan na pwede kong pasukan. Nanaig sa akin ang takot na baka hindi kami matanggap ng pamilya ko. Baka ipagtabuyan lang kami at mapahiya ako kung sakaling lumapit kami. Ayoko nang maranasan ni Marilu yon. Kaya nga kami nagpakalayo-layo para hindi kami mahusgahan. Kinabukasan ay maaga akong umalis sa bahay para makapaghanap ng trabaho. Naglibot-libot sa ibang mga opisina, factory at kung ano pang negosyo para lang magtanong kung saan may opening. Unti-unti na ako nawawala ng pag-asa nang biglang madaan ako sa isang malaking bahay. Maala mansyon ito at may mataas na gate sa harapan. Sumilip ako at nakita ko ang isang magandang hardin sa loob. Puno ito ng mga tanim na santan, gumamela at San Francisco. Sa bandang loob pa ay ilang mga puno ng mangga at santol. May kailangan po sila, sabi ng isang boses. Na nakita kong mula pala sa isang babae sa likod ng gate. Naka-maid's uniform siya at may dalang walis tingting. Naghahanap kasi ako ng trabaho eh. Nangangailangan ba ang amo mo ng boy o hardinero? Tanong ko sa kasambahay. Hindi eh, pero driver naghahanap si ma'am. Marunong ka ba magmaneho?
Natuwa ako sa narinig kong ito. Dahil noong 12 years old pa lang ako ay tinuruan na ako ng papa na mag-drive. Oo, marunong ako eh. Pwede bang mag-apply? Pinapasok ako ni Tinay ang kasambahay na nakausap ko. Sakto raw kasi andun si Ma'am Annie niya. Ang ganda raw ng timing ko kasi madalas namang wala yun sa bahay. Pagpasok namin sa loob ay nakita kong makaluma ang bahay. Mukhang naman na ng may-ari sa mga ninuno niya. Gawa ang malaking bahay sa nara at may kasangkapang mga ganun din. Parang panahon ng Kastila ang pagkakagawa ng magarang bahay kaya namangha ako sa ganda nito. Naistorbo lang ako sa pagmamasid ko nang may marinig akong tumawag mula sa kwarto. Tinay, nasaan ang juice ko? Ang tagal ah. Istrikta ang tunog ng makapal na boses. Hula ko ay si Ma'am Annie ay pangit at mataray at matanda na. Pero nagulat ako nang makita ko siyang lumabas mula sa kwarto. Medyo malaki siyang babae, mestisahin, matangos ang ilong. Kaya kahit medyo mataray ang mga mata niya dahil sa kilay na parang laging nakataas ay hindi ko naman masasabing pangit siya. May itsura siya sa totoo lang. Magandang hapon po ma'am. Nalaman ko po kasi naghahanap po kayo ng driver. Mag-a-apply po sana ako eh, sabi ko sa kanya. Tinignan niya ako mula sa ulo hanggang paa na tila ba kinikilates ako. Nakakatakot naman tong babaeng to, sabi ko pa sa isipan ko. Pero hindi na mahalaga yon, ang mahalaga ay makahanap ako ng trabaho. Mga isang minuto ako tinitigan ni Ma'am Annie bago siya nagsalita muli. Pumunta ka dito bukas ng alas 8. Huwag kang malilate. Salamat po ma'am, masayang sagot ko. Huwag ka muna magpasalamat, basta dumating ka muna sa takdang oras. Tuwang-tuwa ako noon, sa sobrang saya ko ay bumili pa ako ng pansit para mapasalubungan ko si Marilu at masabi sa kanya ang magandang balita. Nang malaman ni Marilu ang tungkol sa bago kong trabaho, sinabi niya sa akin na, anong sabi ko sa iyo? Hindi ba hindi tayo pababayaan? Sa puntong yun ay sumang-ayon ako sa sinabing iyon ni Marilu. Makakaraos din kami, naisip ko. At anumang pagsubok na dumating sa buhay namin ay kaya naming harapin. Dahil sa sungit ni Ma'am Annie ay inagahan ko ang pagpunta sa bahay nila. Alas 7:30 pa lang ay nandun ako. Natatawa nga si Tinay sa akin at mukhang umiepek daw agad ang paninindak ni Ma'am Annie sa akin. Dahil may oras pa naman ay nakipagkwentuhan muna ako at inusisa ko ang tungkol sa buhay ni Ma'am Annie. Biyuda na yan, sagot ni Tinay. Namatay ang asawa niya bago pa man sila magkaanak. Balita ko nga ay nagsimula lang niyang maging masungit magmula noong naaksidente si Sarah at iniwan siya. Nakakaawa naman pala ang kwento ni Ma'am Annie. Kaya pala siya mukhang hindi masaya sa buhay niya at laging mainit ang ulo. May kinikimkim pala siyang sa puso niya ng kalungkutan. Saktong alas 8 nang lumabas si Ma'am Annie at inabot sa akin ang susi ng kotse niyang magara. Good morning ma'am, masaya kong pagbati sa kanya. Sa Makati ang punta natin, sabi niya at hindi man lang na good morning. Dibali na, basta ang mahalaga ay may trabaho na ako. Wala na akong pakialam kung masungit man ang amo ko. Ang importante ay may maiabot ako kay Marilu kada kinsenas. Tahimik lang si ma'am sa biyahe. Kung hindi man siya tahimik ay sa telepono siya may kausap na kung sino-sino. Mga amiga niya o di kaya ay kasosyo sa negosyo niyang muebles. Nang makarating sa Makati ay inutusan na lang niya ako mag-park sa isang lugar at babalik na lang daw siya pagkatapos ng 2 oras. Pagbalik ni Ma'am ay marami na siyang mga dalang pinamili mula sa mall. Mukhang itsurang mamahali ng mga iyon. Hindi pa siya nakontento at lumipat pa kami sa isang mall para mag-shopping siya ulit. Ang swerte naman itong babaeng ito, walang problema sa pera. Lahat ay kaya niyang bilhin. Pera na lang siguro sa kaligayahan. Pero kahit na alam kong malungkot siya ay naisip ko rin na maswerte siya dahil hindi na niya inaalala ang kakainin niya sa araw-araw. Kung sana ganun na rin ang buhay namin ng pamilya ko, hindi na ako mag-aalala pa. Naging simple lang ang trabaho ko bilang driver ni Ma'am Annie. Mataray siyang magsalita at tignan pero ang totoo niya ay hindi naman ako minamaltrato. Ayaw na ayaw lang niyang malilate ang kahit na sino. Maayos din naman siya magpasweldo kaya naging masaya ako sa trabaho ko. Minsan ay ginabi kami ng uwi dahil galing si ma'am sa isang party. Medyo nakainom siya noon kaya inalalayan ko siya papunta ng kwarto niya. Pagewang-gewang ang lakad ni ma'am at tawa siya ng tawa.
Malayo sa mataray at distrikta niyang itsura sa pang-araw-araw. Tinulungan ko siyang makahiga sa kama niya dahil halos hindi na siya makalakad at makagalaw ng maayos sa kalasingan. Tumalikod ako para makalabas ng kwarto nang maramdaman kong may kamay na humila sa kamay ko. Laking gulat ko nang hinila ako ni Ma'am Annie. Pareho kaming na out of balance at tumumba sa kama niya. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi ko na namalayan yon. Dito ka na muna. Dom, huwag mo akong iwan. Tataasan ko ang sweldo mo. Sige na, sabi niya sa akin at hinalikan niya ang leeg ko. Ang unang reaksyon ko noon ay pumalag dahil ayaw kong lokohin ang asawa ko. Ma'am, uuwi na po ako, sabi ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya tumigil sa paghalik sa akin. Tatanggi pa ba ako sa pagkakataon na yon? Alam ko mayaman si Ma'am at kaya niyang ibigay sa akin ang perang pinangako niya. Sinusubukan kong yakapin siya at suklian ang kanyang mga halik sa akin. Makakatulong yun sa pamilya ko, naisip ko. Pero sa kabilang dako ay, maaatim ko bang ipambili ng pagkain para kina Marilo ang perang sa maling paraan nakuha? Dito na ako naalimpungatan. Tumayo kaagad ako at nagmamadaling lumabas sa kwarto ni Ma'am. Umuwi kaagad ako sa amin at sinumpang hindi na ako babalik sa bahay na yon. Kaya ko maghanap ng iba pang trabaho. Ang hindi ko kayang gawin ay pagtaksilan si Marilu. Ang sabi ko na lang kay Marilu ay natanggal ako sa trabaho dahil mag-a-abroad muna ang boss ko para sa negosyo niya. Mas maiging hindi na ikwento sa kanyang nangyari. Ayoko masaktan siya at total ay hindi naman nangyari ang gusto ni Ma'am Annie. Na-realize ko kaagad na isa yung pagkakamali kaya pinigilan ko siya. Naghanap na lang muli ako ng trabaho. Back to zero na naman. Nakakapagod din pero ano bang magagawa ko? Kailangan kong itaguyod ang pamilya ko. Kailangan ko ng hanap buhay ngayon. Lalo na nang malaman kong buntis ulit si Marilu. Alam kong isang biyaya ang magkaroon ng anak pero parang naging pabigat sa akin ang balitang magkakaanak kaming muli. Hindi pa nga ako nakakaipon para sa aming tatlo. Heto na naman at may madadagdag na naman sa pamilya. Hindi ko na masyadong inisip yon basta hanap na lang ulit ng trabaho para makaraos. Namasukan ako bilang construction worker at nagkaroon kaagad ng proyekto ang construction namin kaya nasabak na naman ako sa trabaho. Kayod kalabaw ako. Araw-araw sa pag-uwi ko ay halos hindi na ako makausap ni Marilu sa pagod. Kakain na lang ako ng hapunan, maliligo at matutulog. Naiintindihan naman niya ako kaya hindi na niya ako pinaghanapan pa. Inalagaan pa niya ako ng mabuti dahil alam niya na pagod ako sa mga nararanasan ko. Kung may choice lang ako, ayaw kong magtrabaho sa construction. Sana ay makaalis na ako sa trabahong yon. Ang hindi ko lang alam papadudot ay matutupad pala ang hiling kong yon. Unang araw noon sa bago naming proyekto, nautusan ako magbuhat ng mga hollow blocks at nilipat sa kabilang area. Hindi naman yun talaga ang nakatoka sa akin. Pero talagang tadhana na siguro ang nagdikta na magiging kapalaran ko. Habang nagbubuhat ako ng hollow blocks, hindi ko napansin na hindi maayos ang pagkakasalansa ng mga ito. Narinig ko na lang ang sigaw ng mga kasamahan ko. Dom, alis ka dyan! Dom, iwas! Pero huli na ang lahat. Hindi na ako nakaiwas. Agad ay nabagsakan ng pa ako ng hollow blocks. Namimilipit ako sa sakit nang dalhin ako ng ospital. Pero higit pa sa pisikal na sakit ay ang pag-aalala tungkol sa mag-ina ko. Ano mangyayari sa kanila kapag hindi ako nakapagtrabaho? Yon ang tumakbo sa isipan ko. Mas mahalaga sa akin ang aking pamilya kesa sa aking sarili. May maliit lang akong sugat pero hindi naman ito masyadong malalim. Yun nga lang, ang pinakamatinding injury ko ay ang butong na bale. Sabi ng doktor ay may isang buwan akong hindi pwede magtrabaho dahil kailangan pahilumin ang sugat. Napatingin ako kay Marilu dahil andun siya noong sabihin sa akin ang balitang yon. Para ako nanlumo pero ngumiti pa rin siya sa akin. Tila ba sinasabi niya huwag ako mag-alala dahil makakaraos din kami. 7 months nang buntis si Marilu noon nang mangyari ang aksidenteng yon. Napagpasyahan niyang tumanggap ng labada para kahit papaano ay may kita kami. Sa tuwing nakikita ko siyang hapong-hapo sa paglalaba ay naaawa ako sa kanya. Hindi niya dapat pagdaanan ito ngayon lalo na dahil nagdadalang tao siya. Naawa din ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko'y wala akong silbi.
Hindi ko matulungan ang asawa ko. Ako dapat ang padre di pamilya. Pero ngayon ay tagabantay muna ako ni Grace. Hindi rin naman ako makakilos ng maayos kaya paika-ika din akong gumawa ng mga gawaing bahay. Unti-unting nabawasan ang tiwala ko sa sarili ko dahil sa nangyari sa akin. Lalo pang lumala ang sitwasyon ang matuklasan kong hindi lang pala paglalaba ang ginagawa ng misis ko para mabuhay kami. Nakita ko si Marilo sa labas ng bahay na may kausap na kaibigan. May dala siyang katalog ng mga produkto na binebenta niya. Doon ko na lamang bukod sa paglalaba dahil sinubok pala niyang mag-direct selling. Pero hindi lang niya sinasabi sa akin. Ayaw niya siguro mag-alala ako at pahintuin ko siya. Wala namang masama sa ginagawa niya dahil marangal naman ang trabaho niya pero naluha ako sa nakita ko. Ang asawa kong malaki na ang tiyan, naghahanap buhay pa para sa amin. Ako dapat ang gumagawa noon. Ako dapat ang nagtatrabaho pero heto ako't walang magawa sa sitwasyon namin. Nang pumasok si Marilo sa bahay ay nasigawan ko siya kaagad. Ano yung ginagawa mo ha? Bakit ka nagbebenta ng kung ano-ano sa mga kaibigan mo? Gulat na gulat si Marilo dahil sa sobrang galit ko. Wala namang masama kung maghanap ako ng ibang pagkakakitaan. Dito pa lang ay naluluha na ang asawa ko dahil noon niya lang ako nakitang magalit. Halos hindi ako makatingin sa kanya dahil nanggagalaiti ako ng sobrang galit. Ipinamumukha mo ba sa akin na wala akong silbi? Yung ba ang gusto mong gawin? Sabi ko kay Marilo. Bumuho sa mga luha niya. Akala ko ay aalis na siya, magaal sa balutan at iiwan ako dahil sa mga binitawang kong salita pero kabaligtaran ang ginawa niya. Niyakap niya ako at sinabing, Dom, mahal kita. Alam mo naman yan. Simpleng-simple lang ang sinabi niya pero napaiyak ako. Nahiya ako nang mapagbuntungan ko siya ng galit sa sitwasyon ko. Kahit na napagsalitaan ko siya ng masama ay heto siya at handang magpatawad ng walang kahit na anong tanong. Niyakap ko na lamang siya, si Marilu. Patawarin mo ko, sabi ko. At sa salitang yon ay nagawa niya akong patawarin. Isang mapagmahal na asawa at dalawang anak at wala na akong mahihiling pa. Hindi man ako mayaman ay masasabi kong busog ako sa pagmamahal. Isang bagay na hindi mabibili kailanman. Pero ewan ko ba kung bakit kahit na alam ko ang halaga ni na Marilo at ang mga anak ko, ay nagpakabaliw ako at nagpakalulong-lulong sa bisyo. Hindi pa rin kasi nawala ang awa ko sa sarili ko habang hindi pa ako nakapaghahanap ng trabaho. Nabarkada ako sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang mag-inom at magsabong. Iika-ika na nga ako ay laman pa ako ng kalye. Tagay mula umaga hanggang gabi. Kung hindi naman nagiinom ay nasa sabungan ako kasama ng mga inakala kong kaibigan. Nasira na yata ang utak ko at nagpakalulong-lulong sa mga bagay na alam kong walang maidudulot na maganda. Pero kahit na ganoon ang nangyari sa akin ay wala akong narinig kay Marilu. Sobrang swerte ko naman at naiintindihan niya pa rin ako sa mga ginagawa ko. Pero yun pala, umiiksi na rin ang PC niya. Hindi ko alam na nasa loob niya ay nauubusan na siya ng pasensya. Gumising ako isang hapon na lango sa alak at wala sa sarili. Magdamag kami nag-inuman ng mga barkada ko kaya grabe ang tama ko. Nagutom ako kaya pumasok ako sa kusina para maghanap ng pagkain. Nang mapansin kong tahimik sa bahay. Marilu, nasan ka? Gutom na ako. Walang sumasagot sa akin. Hinalughog ko ang buong bahay pero wala nang mag-ina ko. Nawala nang bigla ang tama ko sa alak. Napalitan ito ng takot na baka tuluyan na ang akong iwanan na mag-ina ko. Baka hindi nila ako balikan at akala ko matitiis ako ni Marilu pero hindi rin pala. Sinayang ko ang pag-ibig niya sa akin at hinayaan siyang mawala sa piling ko kasama ng aming mga anak. Hinanap ko si Marilu papadudot sa mga kaibigan namin sa Laguna. Naisip kong baka hindi naman siya nagpakalayo-layo ng sobra. Sana ay nagpapalamig lang siya ng ulo at may balak din na bumalik sa bahay namin. Nabalitaan ko na nakikituloy siya sa isang kaibigan. Agad ko siyang pinuntahan kahit na alam kong galit pa siya sa akin. Hindi ko kasi kayang patagalin ang mga hindi namin pagkakaintindihan.
Iniwan ko ang lahat para lang makasama siya at mawawala ng saysayang sakripisyo namin dalawa kung mauuwi lang sa wala ang pagsasama namin. Hindi ko rin kayang mawalay ang mga anak ko kaya nagpakumbaba ako at sinubo kong kausapin ang aking asawa. Baka masampal niya ako, murahin at hindi patawarin pero hindi ko na inisip yon. Ang mahalaga ay masubukan kong humingi ng tawad at marinig niya ang pagsisisi ko. Ayaw sana akong papasukin ng kaibigan ni Marilo sa bahay dahil mahigpit na pinagbabawal ni Marilo ang gawin niya yon. Ayaw daw niya ako makausap at makita dahil baka hindi siya makapagpigil at makagawa ng bagay na ayaw niyang gawin. Pero nagpumilit ako kaya hindi na rin nang himasok ang kaibigan ng asawa ko. Bahala na raw kaming ayusin ang problema namin. Nakaupo ako sa salas nang pumasok si Marilu kasama ng aming mga anak. Una ko niyakap ang mga bata dahil namiss ko sila ng sobra at ganun din sila sa akin. Pumasok muna kayo sa kwarto, ang sabi ni Marilu. Seryoso ang mukha niya at walang bakas ng ngiti o kahit na anong sinyalis na handa siyang magpatawad. Tahimik lang siyang naupo sa sofa at hindi ako halos matignan sa mata. Parang ayaw niyang magsalita at kausapin ako, kaya ako na ang nag-umpisa. Marilu, nangyayain kitang magtanan. Wala akong ibang inisip kundi ang makasama ka. Hindi ko na inisip ang pamilya ko, ang marangyang buhay dahil alam kong ikaw lang ang makakapagpasaya sa akin. Nagpapasalamat ako at nagtitiwala ka. Naniniwala ka sa mga pangako ko sa iyo. Nagpapasalamat ako dahil binigyan mo ko ng dalawang magandang anak. Natanda ng pagmamahala natin. Marami ka nang naibigay sa akin bilang asawa at ina ng mga anak ko. Pero ako, hindi ko naibigay ang buhay na nararapat sa iyo. Sinubukan ko pero talagang minsan sa buhay ay minamalas ang tao. Naging mahina ako sa gitna ng mga pagsubok na yon at ikaw ang napagbalingan ko. Ikaw na palaging andyan para suportahan ako palagi. Pasensya ka na mahal. Napabayaan ko ang responsibilidad ko bilang ama at asawa. Patawarin mo ko. Sorry talaga sa lahat. Pinapangako ko na magbabago na ako at hinding-hindi na muli ako magkakamali pa. Ayaw ko kayong mawala sa buhay ko dahil mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Pagkatapos kong sabihin lahat ng mga pagsisisi ko kay Marilu ay naluha ako. Naiyak ako dahil doon ko na-realize ang ginawa ko sa aking pamilya. Sising-sisi ako at sobrang guilty ko dahil sa nangyari sa amin. Hindi pa rin nagsasalita si Marilu sa kabila ng paghingi ko ng tawad sa kanya. Ang inisip ko, hindi na niya ako kayang patawarin pa sa aking nagawa. Kasalanan ko naman ang lahat kaya walang ibang pwedeng sisihin kundi ako. Ito na ang kabayaran ng mga pagkukulang ko bilang padre di pamilya. Tumayo ako tumalikod para makalabas na ng bahay. Suko na ako at wala nang mangyayari pa para maayos ang lahat. Pero naramdaman ko bigla ang braso ni Marilu at nakayakap sa akin. Umiiyak siya habang nakakapit sa akin. Tahimik pero makahulugan ang ginawa niyang yon. Hindi na rin ako nagsalita dahil naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga kilos. Alam ko na napatawad na niya ako. Naging buo muli ang pamilya ko pagkatapos ng dagok na yon. Gumaling na rin ang nabalik kong buto kaya balik na ulit ako sa pagkayod bilang padre di pamilya. Napasok ako bilang factory worker sa isang paggawaan ng garments. Tuwang-tuwa ako dahil balik na namang muli sa normal ang lahat. Naitataguyod ko ang aking pamilya at kahit na simple lang ang buhay namin ay hindi naman kami kinukulang sa mga pangangailangan namin. Si Marilu naman tuloy pa rin sa pag-direct selling niya kahit na papaano ay nadadagdagan ang pera namin. May katuwang na ako sa paghahanap buhay. Lumaking masiyahin at mabait ang aking mga anak na sina Grace at Lillian. Wala talaga akong mahihiling pa sa Panginoon dahil hindi man maluho ang aming pamumuhay, puno naman ng pagmamahal ang aming tahanan. Kung kailan akala ko'y wala nang magiging problema, dumating naman ang isa pang pagsubok sa pamilya namin. Habang mahimbing ako natutulog ay ginising ako ng aking asawa. Tila ba'y hindi tumapakali at tarantang-taranta. Marilu, ano ba?
This oras na ng gabi, ginigising mo pa ako. Antok na antok kasi ako noon dahil sa mahaba kong trabaho. Si Grace, napakataas ng lagnat. Dali natin sa ospital, sabi ng aking asawa. Dito ay bigla ako nagising at napatayo mula sa kama. Dali-dali namin pinuntahan si Grace sa kwarto niya at nang hawakan ko siya ay nag-aapoy ito ng lagnat. Hinang-hina at matamlay. Binuhat ko siya palabas at si Marilo naman ibinili ng isa pa naming anak na si Lillian sa kapitbahay. Habang nag-aabang ako ng tricycle, nang makasakay na kami ay nanalangin ako sa Panginoon na sana'y hindi niya pabayaan si Grace. Sana'y walang mangyari sa kanya dahil hindi ko kakayanin. Ibibigay ko ang lahat, wag lang siyang kunin sa akin. Pagkarating namin sa ospital ay agad na naasikaso si Grace. Ang sabi ng doktor ay kailangan nang magsagawa ng test para malaman kung ano talaga ang sakit nito. Magdamag kaming hindi makatulog ng asawa ko. Naghihintay lang sa waiting area at nagdadasal para sa kaligtasan ni Grace. Alam kong ang Panginoon lang ang kakapitan ko sa ganitong mga pagsubok. Siya lang ang maaasahan naming tutulong sa ganitong sitwasyon. May dengue po ang anak ninyo. Yan ang mga salitang binitawan ng doktor sa amin ni Marilo. Humagulho lang asawa ko sa pagkakarinig niya dito, kaya nagpakatatag ako kahit na ako din mismo ay nangihina sa aking narinig. Kailangan po natin siyang salinan ng dugo kaagad. Mabuti na lang at pareho sila ng blood type ni Marilo at Grace, kaya agad na nasolusyonan yon. Nang mailigtas sa panganib ang buhay ng anak ko, ay nakahinga-hinga na ako ng maluwag. Pero ang sumunod naman na problema ay ang mga bayarin sa ospital. Hindi kami handa ni Marilo sa ganitong klaseng sitwasyon. Dahil kahit na may kaunting ipon ay hindi naman iyon sapat para mabayaran ng lahat. Sinubukan naming lapitan ang mga kaibigan namin. Ang mga kaibigan na inaakala naming tutulungan kami sa oras ng pangangailangan. May mga hindi sumagot sa text, may mga tumanggi at may mga nagsabing wala daw silang pera kahit na alam naming nakakaluwag-luwag sila sa buhay. Pero sa kabilang dako ay may mga nagmalasakit at nagbigay kahit napakonti-konti lang. May mga nagluwal pa para lang matulungan ang anak ko. Dito ko nakita kung sino mga tunay kong kaibigan. Yung mga laging maaasahan, sila yung hindi ka iiwanan sa panahon ng kagipitan kahit na sila mismo halos ay walang-wala na rin. Mas pinapahalagaan ko ang mga taong ito dahil alam kong tunay ang pagmamalasakit nila sa akin at sa aking pamilya. Kahit na may tumulong sa akin ay hindi pa rin nagkasya ang pinautang sa amin ng aming mga kaibigan. Hirap na ako mag-isip kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot kay Grace. Hanggang sa naisipan ko ang aking mga magulang. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang lumayas ako at nagtanang kami ni Grace, nag-umpisa nang manaig sa akin ang pagkasabik sa aking mga magulang. Naisip ko kung kumusta na sila, kung naiisip pa kaya nila ako. Nagtataka kaya sila kung nasaan na ako at ano ang kalagayan ko. Galit pa rin kaya sila sa akin dahil sa ginawa kong pakikipagtanan kay Marilo. Naisipan kong bumalik sa kanila para manghingi ng tulong. Pero naisip ko rin na baka hindi nila ako tanggapin. Baka itakwil lang nila ako matapos ang lahat ng ginawa ko sa kanila. Matindi ng sama ng loob ang dinulot ko sa kanila kaya maaring hindi pa rin nila ako mapatawad. Pero naisip ko rin ang anak kong si Grace at ang kalagayan niya. Hindi ito ang panahon para panghinaan ako ng loob at isipin ko ang sarili ko. Mas mahalaga ngayon ang kapakanan ng anak ko at handa akong gawin ang lahat para lang mapabuti ang kalagayan niya. Napagpasyahan kong bumalik sa bahay namin para kausapin ang aking mga magulang. Kung ano man ang maging kalalabasan ng aming pagkikita ay pinapasa Diyos ko na lamang. Nakaabang lang ako sa may gate namin at nagmamasid sa loob at nag-iipon ng lakas na kumatok sa pintuan. Nakita ko sa loob ang papa ko. Marami ng puting buhok at hindi na kasing aktibo ng dati. Mabagal at maingat na siyang kumilos. Si mama naman nakaupo sa may mesa. Naghihiwa ng mga gulay. Kasing ganda pa rin siya ng dati pero mas marami ng kulubot ang mukha niya. Nagmisto lang napakalaki ng bahay namin para sa kanilang dalawa.
Sila lang ang magkasama sa buhay at magmula nang iwanan ko sila. Nalungkot ako dahil doon ko naisip ang ilang taon nang hindi ko sila nakasama. Nasayang ang panahon dahil sa ginawa ko at ngayon ay hindi ko na maibabalik pa ang oras na nawala sa amin. Kumatok ako sa pintuan at inabangan ang pagbuksan ng aking mga magulang. Nang magbukas ng pinto ay nakita ko ang aking papa. Hindi siya agad nakapagsalita sa gulat nang makita ako. Dom? Anak. Yun lang ang nabigkas niyang salita. Arturo, sino nandyan? Sabi ng nanay ko. Saka lumapit sa pintuan. Nang makita ako ni mama ay niyakap niya ako kaagad at naiyak siya. Salamat sa Diyos at bumalikan na kaagad. Hindi na rin ako nakapagpigil dahil naluha ako ng sobrang saya at nakita ko nang muli sila. Patawarin niyo po ako, ma. Papatawarin niyo po ako. Niyakap na rin ako ng papa ko. Wala akong naramdaman na kaunting panunumbato galit magmula sa kanila. Bakit ba ako natakot noon? Bakit ba tinaas ko ang aking pride at hindi ko sila nilapitan noong mga panahong nangangailangan ako? Di sana ay hindi na ako nahirapan. Sana ay hindi na nasayang ang mga ilang taong magkalayo kami. Nakapiling na sana nila dati pa ang mga apo nila, ang manugang nila. Noon ay naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng mga magulang sa anak. At hinding-hindi ko yon ipagpapalit kailanman. Mahabang kwentuhan ang sumunod sa pagkikita namin ng aking mga magulang. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat na nangyari sa amin ni Marilu magmula noong magtanan kami. Nagkaroon kami ng dalawang anak at sabik na ang aking mga magulang na makita sila. Ayon kay mama, matagal na panahon na nila kaming hinahanap pero hindi sila naging matagumpay na makita kami. Hindi daw nila ako makalimutan kailanman at lagi akong laman ng kanilang isipan. Maging sa kanilang mga dasal. Hindi nga nila maintindihan kung bakit daw ako naglayas dahil hindi naman sila kagaya ng ilang mga kaibigan nilang mayayaman na mapanghusga. Kahit sino man daw ang mahalin ko ay matatanggap nila dahil mahal nila ako. Kung sana ay sinabi ko lang daw ang totoo ay hindi na sana ako nahirapan sa buhay. Pero ang mahalaga ngayon sa akin ay mas matatag na ako dahil sa mga pinagdaanan ko. Mas matapang na ako dahil alam kong nalampasan ko na ang mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay ko. Ang batang Dom na naglayas ay walang kamuang-muang at mahina. Pero ngayon ay nagbabalik na may kakayahan at karanasan. Baon ko habang buhay ang mga leksyon na aking natutunan. Ngayon sa kasalukuyan kaming naninirahan sa bahay ng aking mga magulang. Ako na rin ang nagmamanage ng tindahan namin at may balak na rin ako magtayo ng sariling negosyo. Isang taong pagkatapos ng pagbabalik ko sa aking mga magulang ay namatay ang aking mama dahil sa colon cancer. Malungkot man ang naging pagpanaw niya, masaya pa rin kami dahil kahit papaano ay nakasama niya ako. Si Marilu at ang aking mga anak bago siya lumisan. Nagsisiman ako sa nasayang na oras na hindi ko siya nakasama, ang mahalaga ay nakabawi ako at nakahingi ng tawad. Ngayon ay mas pinahahalagahan ko na ang aking pamilya. Tinuturo ko sa aking mga anak na ang pamilya ang pinaka-importante sa lahat. Dahil ito ang sandigan mo habang buhay. Magipit ka man, malagay sa alanganin o masadlak sa kalungkutan. Lagi lang tatandaan na nandyan sila para sa iyo. Naging pagkakamali ko ang talikuran ng aking mga magulang sa pag-aakalang hindi nila ako maiintindihan. Kaya sana hindi ulitin ang aking mga anak ang aking nagawa. Mas maiging maging tapat sila at magkaroon ng komunikasyon para maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Masasabi kong nagkamali man ako sa aking ginawang desisyon ay naging maganda pa rin ang kinalabasan. Mayroon akong pamilyang nagmamahal sa akin. Magulang na handang umagapay. Sa puntong ito ng aking buhay, maituturing kong isa akong kompleto at masayang tao. Ang inyong kabarangay, Dom.